Prologue. Mahigpit ang hawak ni Lauren sa plastic shovel habang palingalinga sa paligid. Nasa rupsa ng bakuran ng lumang bahay, katabi ng bahay nila. Nakapasok siya rito dahil kasyang-kasya naman siya sa pagitan ng kahoy na gate na nasa likod bahay. Yon ay daan patungo sa kakahoyan, ngunit ngayon hindi na binubuksan dahil di naman lumalabas ng bahay ang mga natira doon ngayon. Naroon na ang apo ng yumaang may-ari. Ayon sa Minnie Mouse watch niya, alas 9 na ng umaga. May isang oras pa siya para maisagawa ang kanyang balak dahil alas 6 pa darating ang katulong sa bahay galing palengke. Kabisado niyon dahil lagi niyang minamatsagan ang katabing bahay. Bakasyon sa eskwelahan at yun ay ginugol niya sa pag-iimbestiga sa kanyang kapitbahay na sa tingin niya ay maraming itinatagong misteryo. Lauren the Spy, bansag niya sa sarili. Sabi ng mommy niya nung baby pa raw siya, ayaw niyang marinig ang kwento ni Rapunzel at Cinderella, pati na ang Seven Dwarfs. Hindi raw malaman ng mommy niya kung anong bedtime story ang babasahin sa kanya, dala niya rin ang Aesop's Fables and Parables. Isang beses umuwi ang daddy niya, may dalang Hardy Boys paperbacks. Yun ang nakapukaw di umano ng kanyang interes. Totoo naman dahil hanggang ngayon, nagbabasa pa rin siya niyon, pati na Nancy Drew Mysteries, at pangarap niya makalutas sa isang misteryo. Matutupad naman marahil ang pangarap niya dahil nung isang buwan, umuwi ang apo na may-ari ng lumang bahay. Binatilyong payat na payat at maputla, kasama si Aling Linda na yaya nito. Sa bintana ng silid niya, tinanaw ang pagdating nito at doon pa lamang, naintriga na siya. Saan ang galing ang binatilyo? Bakit nung buhay pa ang dalawang matanda sa lumang bahay ay hindi man lang ito dumadalaw? Nasaan ang mga magulang nito? Nagtanong siya sa mami niya, ngunit hindi naman yun masagot lahat ng gusto niyang malaman. Uli na naraw ang binatilyo at may sakit kaya hindi lumalabas ang bahay. Sa ospital daw galing. Hindi siya nakontento sa mga nasagap na balita at chismis, kaya nagsagawa siya ng sariling investigasyon. Lalo siya naging curious ng malamang bingi si Aling Linda. Hindi rin ito marunong sumulat at bumasa. Paano yung nakakapamalengke? At paano niya ito kakausapin kung hindi siya nito maririnig? Kagabi, gaya naman nakaraang gabi, matyaga siya nakamasid sa lumang bahay, buhat sa kanyang bintana. Katapat noon ang malawang nakapis window ng isang silid sa lumang bahay. Yon ang silid na ginagamit ng misteryosong binatilyo. Kitang-kita niya ang dalawang anino. Sa hugis ng mga iyon, masasabi niyang babae ang isa, ngunit hindi si Aling Linda dahil mataba ang huli. Ang anino o balingkinitan. Magkaharap ang mga iyon, nag-uusap marahil. Napasinghap siya bigla nang tumaas ang kamay ng binatilyo. May hawak yung matulis na bagay na sa tingin niya, iniunday sa anino ng babae. Isinara niya ang kortina at nahiga sa kama. Pinag-isipan ang gustong nakita. May at may sumisirip siya sa bintana. Panaka-naka, makikita niyang anino ng binatilyo ngunit hindi na yung sa babae. Pabalik-balik sa silid, tila abala. Matagal iyong nawala. Hindi nakatiis na lumabas siya ng silid at pating kayo namuba ng hagdan. Hinila niyang isang upuan sa dining room at inilapit sa lababo. Umakyat siya roon. Hinawi ang kortina sa bintana sa itaas niyon. Ikinubli ang mukha sa likod ng ornamental plant na kanyang mommy. Tanaw na niya ang likod ng malaking bahay. Hindi na niya kailangan buksan ang ilaw sa kusina dahil nakabukas naman ang bumbilya nila sa labas. Kitang-kita niyang naghuhukay ang binatilyo. Kung may sakit ito, bakit naghuhukay? Hindi pa sana siya bababa ng lababo, ngunit nais ang malaman kung ano ang ilalagay nito sa hukay. Baka yung babae? Ngunit sa sobrang pananabik, nadulas ang isa niyang paa. Nasipa ang lalagyan ng mga plato at baso. Lumika iyon ng ingay. Sa kalituhan at sa kagustuhang makakapit sa bakal ng bintana, ang nahagip niya ay ampaso ng ornamental plant. Nahulog iyon at lumikha na naman ang ingay. Worst, napansin ng binatilo at napatingin sa gawin niya. Nagtama ang kanilang mga paningin at gayon na lamang ang hilakbot niya. The stare he gave her was icy, parang nanonood sa kalamnan niya. Mabilis siyang nanaog. Nakasalubong niya si Luna, ang maid nila. Anong ginagawa mo rito, Lauren? Alauna na. Naiinit ang bulong nito. Tikaw ang bibig. Bumalis akong umakyat sa kanya silid. Ikinandado iyon. Pagising niya kaninang umaga, naglaho ng takot niya. Nanaig na naman ang kanyang kurusidad at pumasit siya mula sa kanyang mommy na abala sa pakikipagkwentuhan sa kumare nito. Sa kusina siya nagdaan. Tumuntong sa washing machine na nasa labahan para makakit sa pantalon na hindi naman gaanong mataas. Saka siya lumundag at nakapasok sa bakuran ng kapitbahay. At ngayon, malalaman niya kung anong nakabaon sa hukay. Nakatayo siya sa lugar kung saan nakita niyang naghuhukay ang binatilyo kagabi. Harata namang bagong tabon lang ang lupa, hindi pa pantay. Pero nais itago ng binatilyo ang kung anumang ibinaon nito dahil may mga nakatanim na halaman.
Saglit siyang nakiramdam. Nang matiyak na wala na nakakakita sa kanya, sinimulan niya ang paghuhukay. Ngunit laro ang shovel lang ang ginamit niya at bagamat nagkapungkal ang lupa, maliit naman yon para makita agad niya kung anong nakabaon. But she was determined to find out what was buried. "Hoy bata, anong ginagawa mo rito? Bakit mo sinisira mga halaman ko, ha?" Wika ng binatilyo habang pababa ng hagdang bato na nasa likuran ng bahay. Napasinghap siya, hindi nakakilos hanggang sa makalapit ito sa kanya. Ngayon lang niya nakita ito ng harapan. Maputla talaga ito. Ang buhok, straight at limp. At ang tanging remarkable sa mukha niya ay ang mga mata. They were so dark, almost black, parang mata ng kambing. At galit sa kanya ang mga matang yon. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ulit ito. "Wala." Pagkasabi niyon, tumakbo siya ng mabilis. Mabilis din niya ang pagkasya ang maliit na frame sa bitak ng gate. Nilundag niya ang padalila sa likod. Kumapit ito ng mahigpit at dahil siguro sa takot, kaya tumaas ang kanyang adrenaline. Nagawa niyang isampay sa pader ang isang binte hanggang sa makabalik siya sa labahan nila. Sa isang plastic na batsa siya naglanding. "Lauren!" Sita ng mommy niya. "San ka nang galing? Bakit ganyan ang itsura mo?" "Mommy!" Yumakap siya sa bebang ng ina. Sa edad na pito, 5-year-old ang laki niya. Wala nga naniniwala na grade 1 na siya at grade 2 na sa pasukan. Tuwing mag-enroll siya, hinihinga ng kanyang mommy ng birth certificate. Lagi siya nasa unang lahat ng pila dahil mukha siyang preschooler. "Ano nangyari?" Narinig nila ang pagtunog ng kanilang doorbell. "May tao. Titingnan ko lang." Tumingala siya sa ina. "Mommy, siya yan. Siya yan, huwag mong bubuksan. Baka patayin ka rin niya, mommy." Hinigpitan niya pang lalo ang yakap dito. "Ano bang sinasabi mo dyan, Lilibeth?" "Siya yung kapitbahay natin. Pinatay niya yung babae. Binaon sa likod bahay at pakasaksakin ka rin, mommy." Mangiyak-ngiyak na siya. Saan siya pupulutin kapag nawala ang mommy niya? Ang daddy naman niya laging busy kung saan saan nadidestino dahil ahente ng gamot. "Tumigil ka nga, bata ka." Kinalas ng mommy niya mga kamay niya sa bebang nito. "Mommy!" Palahaw niya ngunit batid niyang hindi makikinig sa kanyang ina. Nang iwan siya nito, agad siyang pumasok sa kusina. Kumuha ng pinakamalaking kutsilyo at pumasok sa sala daladala yon. Nakatago ang kamay niya sa likod. Binuksan ng mommy niya ang front door. "Mommy, huwag kang lalabas, please." Lumingon ito. "Lauren, maraming tao sa labas. Walang sira ulong papatay ng tao kapag maraming makakakita." Lumabas ito. Sumunod siya rito. At ganoon lamang ang pinanginig ng mga tuhod niya na makita ang binatilang nasa gate. "Ikaw pala, iho. Ano nga pala ang kailangan mo?" Anang ina niya. Nakangiti ang binatilyo. "Von po, ma'am, ang pangalan ko." Kahit takot, lumapit pa rin siya sa ina. Hindi siya papayag na mapatay ito. Nakatingin siya sa binatilyo ngunit hindi sa mukha nito. Takot siyang makita mga mata nito. Isa pa, kung hindi siya titingala hanggang tiyan lang nitong makikita niya. Mas mataas pa ito kaysa mami niya. "Von, bakit napasyal ka, iho? May problema ba?" "Si Aling Linda." "Nasa palengke pa po, ma'am. May papakiusap lang po ako sa inyo, ma'am." Wika nito. "Ano yun?" Bahagyang tumingin sa kanyang binatilyo. She cringed. "Kasi po, ma'am, dinudukal yung mga halaman na kakatanim ko lang. Pwede mong pagsabihan siyang hindi tama ang basal lang pumasok sa private property ng walang pahintulot na may-ari?" Nakita niyang namula ang mukha ng kanyang mommy sa hiya. Para na rin itong nasabihang hindi marunong madisiplina sa anak. "Pasensya ka na, Von, iho. Ako na ang humihingi ng paumanhin. Malikot kasi talaga tong anak ko at may bisita naman ako kanina. Hindi ko na malayang nakalabas. Nasa palengke rin ang maid namin. Pasensya na, Von. Pagsasabihin ko itong si Lauren." Mahabang paumanhin ang kanyang mommy at tumingin sa kanya. Galit din ito. "Lauren, humingi ka ng sorry sa kanya sa ginawa mo. Hindi ka naman inaano ng mga halaman. Bakit mo pinapakialaman?" "Hindi naman yun alaman, mommy eh. May nakalibing doon." Giit niya. "Humingi ka ng paumanhin." Utos ng mommy niya. "Isusumbong kita sa daddy mo. Bahala ka mapalo. Napakatigas ng ulo mo eh. Kaliit-liit mo naman." Nalaglag ng luha niya. Minsan na siyang napalo ng kanyang daddy. "At hindi iyong sakit ang iniiyak niya, kundi iyong kahihiyan. May nilibing siya roon kagabi, mommy." Aniyang may kasama ng hikbe. "Humingi ka ng sorry. Isa." Wika ng kanyang mommy. Kumibot-kibot ang mga labi niya. "Sorry." Hindi niya tinignan ang binatilyo. "Okay lang ho, ma'am. Huwag na lang ho sanang mauulit. Salamat po." Wika nito at tumalikod na. Hinaklit agad ng mommy niya ang kanyang braso. Nagulantang na makitang hawak ng kutsilyo. "Bakit may dala ka niyan? Kung nadapakat sa'yo tumusok yan. Lauren,
Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Nag-iisa ka lang pero daig mo pang may limang anak sa'yo. Inagaw nito ang kutsilyo. Mumamatay tao siya, mommy. Sigaw niya. Nag-aaway silang mag-ina sa may gate na may nag-tao po. Sabay silang napalingon. Isang matandang lalaking malaki ang tiyan. Nakamaong na jacket at slacks. Naka-shades ito at hinabad ito iyon nang lapitan tanong mommy niya. Ano po yon? Mabalang galang na ho, misis. Magtatanong lamang ho ako. May dinukot to sa bulsa ng jacket ito. Isang larawan. Anak ko po ito. Hindi pa ho umuwi simula kagabi. Inabot ng mommy niyang larawan. Hindi ko ho namumukhaan. Baka naman ho nagtanan. Magandang anak niyo eh. Ngumiti pa ang mommy niya. Imposible ho, dahil wala ho siyang boyfriend. Nakapagtanong na ako sa mga kaibigan niya, pati sa pinapasok niya restaurant. Umalis daw kagabi ng mga alas 8 dahil may order ng pansit. Walang magde-deliver at ang anak kong inutusan ng amo niyang in-check. Hindi na raw ho nakabalik. Kagabi pa ho ako nagtatanong at nagkahanap dahil sinusundo ko po siya gabi-gabi ng alas 10 dahil yun ang oras ng uwi niya. Nang sabihin ho sa akin ng amo niya at mga kasama niya na hindi pa bumabalik, nag-alala na ho ako. Ang sabi sa akin isang kasama niya, dito raw sa barangay niya naghatid ng pansit. Ganoon ho ba? Panay ang hila ni Lauren sa relay ng house dress ng ina. Malakas na malakas ang kutom niya. Ang babae kagabi ang anak ng mamang ito. Kitang-kita sa mukha ng lalaki, hindi pa nga ito natutulog. Nag-iisa ko ho itong anak eh. Baka naman pag nakita niyo siya, misis, pakitawag naman ho sa numerong to. Inabutan nito ng calling card ang kanyang mommy. Opo, hayaan niyo at magtatanong din ako sa mga kapitbahay. Maraming salamat, misis. May nakatira pa ba dyan sa lumang bahay? Meron, isang matandang bingi at binatilyong sakitin. Apo ni Lola Crisanta at Lola Berting. Salamat na lang, misis. Magtatanong-tanong na lang ako. Halinawa nga'y nagtana na lamang anak ko. Hindi ko matanggap kung may masamang nangyari sa kanya. Awang-awa si Lauren dito at sa tingin niya ganun din ang kanyang ina. But unlike her mother, meron siya magagawa. Lumakad na palayong lalaki. Pumasok ka na rin sa loob, Lauren. Dito lang ako, mommy. Maglalaro ako. Hindi ka lalabas? Mabuti na nagkakaintindihan tayo. Baka pumunta ka na naman sa kabilang bahay. Malilintikan ka na talaga sa ama mo. Iniwan siya nito sa may driveway. Na makapasok ito, mabilis niya binuksan ang gate at hinabol ang matandang lalaki. Alam ko kung nasa ng anak niyo. Aniya rito. Patay na siya. Pinatay ni Von. Nakita ko sinaksak niya kagabi. Tapos ibinaw niya sa likod bahay. Tapos tinilaman niya ng halaman. Nagsasabi ka ba ng totoo, Ineng? Wika ng lalaki. Eh may nakita ko sinaksak kagabi. Baka anak niyo yun. Isumbong niyo si Von sa polis. Ipaku kayo yung likod bahay niya para malaman yung totoo. Sinong Von? Yun pong nakatira sa lumang bahay na yun. Itinuro pa niya sa pamamagitan ng hintotoro ang lumang bahay. Tumiim ang bagang ng lalaki. Sana na may nagkakamali ka, Ineng. Dalangin ito. Sana nga ho. Kaso ho malakas talaga ang kutob ko. Ayaw lang akong paniwalaan ni mommy. Nang gabing iyon, kinausap siya ng kanyang mommy tungkol sa bagong development ng buhay nila. Napromote ng daddy mo, Lauren. Noon pang isang buwan, hindi ko lang agad sinabi sa'yo dahil baka mabigla ka. Kailangan nating lumipat. Nakahanap ng daddy mo ng malilipatan natin. Townhouse daw yun sa Paranaque at parte ng mga incentives na ibibigay sa inyo ng company. Doon na tayo titira. May bago na rin car ang daddy mo at sa atin na yun. Hindi na company car. Executive ng daddy mo, Lauren. Tuwang-tuwa ang mommy niya ngunit hindi siya ma-excite sa balita nito. Hindi naruruta ko saan-saan ang daddy mo. Sa office na lang siya dahil siya na ang boss. Kailangan daw na makalipat tayo kagad dahil maghahanap pa tayo ng school na papasukan mo next school year para hindi ka mahuli sa enrollment. Wala naman akong kilala sa Paranaque, mommy. Ano niya? Ayaw niyang umalis dahil hindi pa niya nalulutas sa misteryo ng kanilang kapitbahay. Ganon talaga sa una, wala pang kakilala. Pero kapag matagal na tayo roon, dadami na rin ang mga kaibigan natin. Noong araw ng paglipat nila, abala rin sa lumang bahay. Agad siya nakiusyoso. Huhulihin niyo na ba siya? Nakuha niyo na po ba yung patay? Tanong niya sa isang polis. Ikaw ba nakakita, Ineng? Huhukayin pa lang ngayon para matiyak na totoong sinasabi mo. Lilipat ba kayo? Nakatingin to sa movers van na nasa labas ng bahay nila. May lumapit na isa pang polis. Chief, sinisimula na nilang paghuhukay. Nagpaalam sa kanyang hepe at sumunod sa tauhan. Nasa Paranaque na sila nang lumabas sa balita ang tungkol sa bangkay ng baing nahukay sa lugar nila. Napatingin sa kanya ang kanyang mommy at daddy. Ayaw niyo kasing maniwala. Wika niya. Mabuti na lang narito na tayo. Anang daddy niya. Baka makatakas pa ang vo na yun at hanapin ka. Huwag kang magsalita ng ganyan, dad. Anang mommy niya at inakbayan siya, trying to protect her from unseen harm.
Ayon sa reporter, habang buhay na pagkakabilanggong parusa kay Von Antiporta, 18 years old, walang dudang ito nga ang pumatay sa babaeng nakilalang si Nancy Ronquillo, 17 years old. Nakuha sa silid ni Von ang mga dugo ang damit at gamit ni Nancy. Nakuhanan pa ng kamera si Von na nasa presinto at napatingin ito roon. Tuloy ay para sa kanya nakatitig ang maitim at galit na galit itong mga mata. Animo isa siyang sisiw na yumupyup sa dibdib ng kanyang ina para nagbabanta sa kanya ang mga mata ng binatilyo. "Are you sure? Hindi mo kailangan ng tulong ko?" ani Rose. Kaibigan niyang kahiwalay pa lang sa asawa. "Kaya ko na to. Sige na, umuwi ka na at baka gutom ng baby mo," wika niya. "Kokonti lang naman ang aayusin ko eh." She eyed the boxes scattered across the living room of the tiny apartment. Naglalaman ng mga lumang notebooks, diaries, magazines, and newspapers na nakolekta niya through the years. "Sige, ingat ka lang. Ilak mo lahat ng pinto at bintana. Pero hindi naman masyadong delikado dito sa place na to. Kung hindi lang mumuntong hininga ito." Hinawakan niya ito sa balikat. "Try to move on, Rose. He is not worth it." Ano yung tinutukoy ang asawa nito? 5 taon ng kasalamang ito at kung kailan nagdadalang tao at nagsilang ito ng baby girl, saka ito iniwan ng ulirang mister. "I will try, para kay Justin. Tukoy nito sa sanggol na anak. But as I was saying, kung hindi kami naghiwalay ni Jack, wala akong balak na umalis dito. Ang tahimik kasi eh, kaso wala na akong katulong sa pagbabayad. Sana lang wag kang malasing sa lugar na to kagaya ko." Gumiti ito ng mapait. "Sa ngayon, malas na masasabi mo ang nangyari, but who knows? Sa future, sasabihin mo namang this is the best thing that happened to me. Sana nga. Sana pagtulog natin mamaya at pagising bukas, future na. Kaso, wala naman yata ang future talaga. Lahat, present at past. Dahil pagising natin bukas, yesterday ng tawag ngayon. At ang bukas, magiging present na. Nasaan ang future?" Itinuro niya ang butas ng ilong. "Dito oh. Ikaw talaga. Sige na, mauna na ako. I'll call you up as soon as I get home." Hinagkansa nito sa pisngi. "Kiss mo rin ako sa inaanak ko." Tukoy niya sa anak nito. Nang maisara niya ang front door at nag-iisa na siya, she breathed a sigh of relief. Kanina pa niya gusto mapag-isa kaso hindi naman niya maitaboy ng tahasan si Rose. Dahil kaibigan nga ito at utang na loob niya rito kung bakit nasa magandang apartment na siya ngayon. Dito nakatira dati ang mag-asawa at na maghiwalay, ipinasa ito sa kanya ni Rose. Ito na may bumalik sa padal ng mga magulang dahil kailangan magtrabaho ulit ito at walang mag-aalaga sa anak. Ang buhay nga naman, kahit anong hilig sa mga misteryo, hindi niya kaya ipaliwanag ang misteryo na sa puso at isipan ng mga tao. Paano nagagawa na isang ama at asawa na abandonahin na mag-ina nito kung kailan ito kailangan? Naaawa siya kay Rose at naiinis siya sa asawa nito. Akala pa naman niya, mabait ang kabiroan niya noon at masarap namang kausap. Hindi niya alam kung ano nangyari at bigla niyang hiniwalayan ang kaibigan niya. Ibang babae siguro. Hindi pa naman nagkukwento ng mga detalye si Rose at wala siyang balak magtanong kahit pag gustong gusto na niya. Hihintay na lang niya ang kaibigan na magkusa magkwento ng lahat. Hinila niya ang isang kahon. Binaligtad iyon. Pawang mga lumang dyaryo ang laman. Bakit ba niya inipon ng mga to? Hindi niya na maalala ang dahilan. "At last, I'm free," wika niya. Katakot-takot na pakiusapan sa kanyang mga magulang ang nangyari bago siya piniyagan ng mga itong magsarili. Mas matindi pa sa negosasyon ng gobyerno at Abu Sayyaf ang nangyari. But she just told them the truth why she wanted to move on to an apartment. In the end, they understood. Noong sa Paranaque sila nanirahan, 20 years ago, muling nagbuntis ang mommy niya. Lalaki ang naging kapatid niya, si Oliver. Nasundan pa iyon ng dalawang babae. Nag-aral pa ang dalawang babae niyang kapatid. Samantalang si Oliver, nabuntis ng babae kaya mag-agang nag-asawa. Noon lang isang taon. Mabuti nakagraduate naman niya ng kolehiyo pero dahil kapapasok lang sa trabaho, sa kanila pa rin to nakatira. Kambal ang naging anak nito kaya lagi nilang magulo sa kanilang bahay. Pakiramdam niya wala na siyang espasyo sa kanila dahil hindi naman mansyon ang bahay nila. Townhouse lang. At sa trabaho niya, ang kailangan niya ay katahimikan. So, her parents set her free. Ngayon, makakapag-concert din siya sa sinusulat niyang movie script. Siyempre, mystery iyon at suspense in the tradition of Silence of the Lambs. Binasa niyang headline ng isang pahayagan, isang bangko ang ninakawan ng 10 milyon na isang bank executive. Hindi na nakita executive, umalis na daw ng bansa. Pinag-isipan pa niya kung dapat niyang itago yon. She decided to keep the paper. Baka mangailangan siya sa future ng ganong klaseng kwento. Ipinagpatuloy niya ang pagsasort ng mga newspapers and magazine. Sa bandang huli, wala rin siyang kasinong itinapon. She refused to let go of her life's mementos.
Pinagsama-sama niya mga itatabi sa dalawang kahon at tinila iyon sa isang silid. Iyon ang gagawin niyang opisina. Nang matapos siya, she took a shower. Matutulog siya na maaga para bukas, makapagsimula siya ng panibagong script para sa TV series na Anino, a long-running series na kinuhan tema mula sa Murder, She Wrote na pinagbibidahan ni Angela Lansbury. Sa Anino, isang sikat na atres ang bida bilang lady detective na kung ano nung misteryong kasong nilulutas. Isa siya sa mga regular na episode writers ng programa. Noong nasa high school siya, ang pangarap niya, kumuha ng foreign service para maging totoong spy siya. Kaso, bago pa siya magtapos ang high school, lumitaw ang talino niya sa pagsusulat. Isang mystery short story isinulat niya. Ang isinali niya sa isang contest, nanalo siya ng first prize. It was enough to change her goal. Gusto niyang maging sikat na manunulat at hindi basta manunulat, nais naging maging kauna-unahang sikat na mystery writer ng bansa. But she had yet to find a publication which was willing to publish her novels. Yun nga lang, nais ng mga editors talaga niya na sangkaterbang romansa ang mga iyon at hindi yun ang forte niya. Kaya kinalimutan muna niya ang pagsusulat ng nobela. Nag-concentrate muna siya sa scriptwriting at yun nga ang kinabubuhay niya ngayon. Her phone rang. Kay Rose pa rin yun dahil dito nakapangalan. Hindi niya ipinaputol na lumipat siya at siya pa rin nagbabayad sa utang sa phone company. Tulong na rin kay Rose sa talagang walang-wala ngayon. Nasa advertising si Rose noon at ang mag-asawa nag-resign. She lost her identity. Noon, kapag dinadalo niya ito rito kapansin-pansin ang mga naka-frame na larawan. Si Rose kasamang asawang si Jack. Si Rose kasamang asawa at mga kaibigan ng asawa. Wala itong larawang nag-iisa. She became a mere extension of the wayward husband. Napa-ismit siya at inangat ang telepono. Yeah? Si Rose to, just checking if you're alright. I'm alright, thanks. How's Justin? She is so lovely. They chatted for a while at nang ibaba niyang telepono ay muli iyong tumunog. Yup, aniya. Iniisip na nila si Rose pa rin. Baka magkukwento na ito ng mga hinaing nito. Paitangan siya para makinig. Doren, meron akong regalo sa'yo. Why don't you open the front door? Mababa ang tinig ng lalaki. Sino ka? Tanong niya. Hindi takot dahil sa maganda siyang mood para mag-isip siya ng mga katatakutan. Kilala mo ako, Lauren. Sige na, open your front door. Ayaw mo magpakilala, diwag. Ibinagsak niya ang auditibo. Tumaloy siya sa silid at nagsuot ng pajamas. Pagkatapos ay binalikan niya ang telepono. Nag-order sila ng dinner ng Kentucky Fried Chicken. Hindi pa siya nakakapag-grocery. Habang hinihintay ang delivery, nagwalis ulit siya sa apartment. May couch siya pero walang armchairs. Maliit ang dining table, dalawa lang maaaring magsalo pero may personal ref siya. Regalo ng daddy niya noong nag-aaral pa siya. Dito rin siya humingi ng pambili ng electric stove at rice cooker. Binuksan niya ang pinto nang tumunog ang doorbell. Nagdala ka ba ng panukli? Yes ma'am, anang delivery boy at iniabot sa ang pagkain at resibo. Sabi niya, sandali lang, ani at kumuha ng pera sa silid. Binigyan niya ito ng tip na piso. Salamat ma'am, anit at tumango. Ma'am, sa inyo po yata ito. Tukol ito sa isang maliit na kahon sa ibaba ng pinto. Naka-gift wrap iyon. Oo nga, salamat. Pinulot niya ang kahon. Ito ba ang regalong tinutukoy ng caller kanina? Baka naman si Oliver, binigyan siya ng regalo para sa kanyang new place. Ikinandado niya ang pinto at pinatong muna sa sofa ang regalo. Inuna niya ang pagkain. Dinampot niya ang manok at sinawsaw sa gravy, saka hinagip ang regalo. Winasak niya ang wrapper, kahon ng sapatos, sa loob isang papel na kulay rosas. Kunot noong binasa niyang nilalaman niyon, hawak ang manok sa isang kamay. Nang mabasa niya ang liham, nabitawan niya ang manok. Nanlaki ang mata niya at natulala. Dearest Lauren, 15 years ago I got paroled. My family has money so it wasn't a problem bribing a committee. I also changed my identity, which was also easy. And even if you see me, you would not recognize me for I've changed much too, physically. The reason I am writing is I'm not through with you yet. In fact, I haven't started my revenge yet. I'd like you to know that one of these days, you will end up like Nancy, buried in some backyard. But this time, no one will ever find you. But you will die slowly, Lauren. I will punish you for what you did to me. I will punish you for the horrible time I spent in prison. You cannot escape me. I know everything about you, Lauren. I am everywhere. I am watching you. Your time has come. Very sincerely yours, Vaughn. Itinago niyang liham at mabilis niyang tinignan kung nakakandong maigi ang bawat madaraanan papasok sa apartment.
Tinignan niya ang kanyang cellphone. Kung puno ng baterya, ayun. Kung makakapasok sa apartment si Von, baka putulin nito ang kordon ng landline. Mabuti na yung may cellphone siya. Kinuha rin niya sa bag ang canister ng tear gas. Katabi ng cellphone na pinato niya yun sa kama. Naniniwala siya sa liham dahil wala namang ibang nakakaalam na nangyari 20 years ago, kundi siya at ang pamilya niya at si Von. Besides, the letter was cold, just like his stare. Tumayo ang balahibo niya nang maalala ang anyo ni Von noon sa TV screen. Nagbabanta ito sa kanya. Somehow he knew that she would be watching him on television, but she could not call up her family. Magpapanik ang mommy niya. Ang daddy naman niya baka atakin sa puso at wala siyang balak na idami ang mga kapatid niya. Problema niya ito, lulutasin niya. She was a mystery writer. Malalaman niya kung sino ngayon si Von. Kinuha niya sa cabinet ang laptop at naupo sa kama. She began to type. Noong maganap ang insidente, she was 7 years old. Si Von ay 18. Kaya ngayon siya ay 27, ang lalaki ay 38. Isinulat niyang lahat-lahat na natatandaan niya tungkol sa lalaki. Straight limp hair, longish face, maraming pinagtagihawatan, mahabang ilong, madilaw ang ngipin. And then, she grimaced. Madaling ayusin ng siyensa ang mga bagay na yon. At ayon nga sa lalaki, may salapi ito. Ngunit kung talagang nais itong baguhin ang anyo, kailangan itong lumabas ng bansa upang magpa-opera. He would need dollars, thus, million of pesos. He must have had so much money dahil hindi lang appearance ang binago nito, pati identity. Maraming tao sa gobyerno ang sinuhunan nito kung ganoon. Lumabas siya ng silid at nag-dial sa telepono. Mom? Aniya? May gusto lang akong itanong. May balita ka ba tungkol sa lumang bahay na katabi natin dati? Bakit ka interesado? Sinabi na namin sa'yo noon pa. Kalimutan mo na nangyaring yon. Tila ka ba ng mommy niya? Hindi, ma'am. May kaibigan ako nasa real estate. Nabanggit ko yung tungkol sa lumang bahay. Interesado siya. Baka raw nasa market. Gusto niya makausap ko sino namamahala nun ngayon. She was indeed a storyteller. Kumbinsido agad ang mommy niya. Ang alam ko, binili na rin niya ng developer na nakabili ng lupa't bahay natin doon. Anong size nga ng property natin, ma'am? 150 square meters. Bakit? Wala. Sige, bye. Inagkan niya ang mouthpiece ng matunog. Good night, ma'am. Ikiss mo ako kay nakambal. Bumalik siya sa silid. Kung 150 square meters ang lupa nila, doble niyo ng sa lumang bahay. Nabili ang property nilang 1.5 million at sisingsisipan daddy niya dahil mas malaki pihado ngayon ang halaga niyon. Pero kung yun ang pagbabasihan niya, may 3 million si Von buhat sa nakabili. But could he have had access to that money kung nakabilanggo ito? Pero malayo na itong mabili niyon. He said he was paroled 15 years ago. 5 taon lang iyon tumagal sa bilangguan. Ang naisip niya ay ang ama ni Nancy. Nabuhay lalo ang galit niya kay Von. He deprived one father of a sweet daughter who would probably give him grandchildren. Kung buhay pa si Nancy, marami na sigurong apo ang ama nito at marigaya. Hindi tulad ngayon na tiyak na malungkot. May posibilidad din na hindi lang si Nancy ang napatay ni Von. 3 million. Sapat ba yon para sa plastic surgery sa ibang bansa? Sa change of identity? Kulang. Meron pang ibang pera si Von. Marami pa sigurong properties ang mga ninuno nito. Nag-email siya sa isang reporter na network na siya ring nagpalabas ng anino. Then, she surfed the net. Pero nadismaya siya, hindi niya nakita ang hinahanap niya. Hindi siya nakatulog kakaisip. Natatakot siya. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya at isip, she was challenged. Nyais niyang matukoy kung sino si Von ngayon. Delikadong ginagawa niya. She did not want to end up buried in some backyard. Kailangan din niyang maging praktikal. Kailangan niyang humingi ng tulong. When she checked her email, may sulat ng kaibigan niyang reporter. Kasama na rin ang news items na request niya. Ang mga balita hinggal kay Von 20 years ago. Nabanggit sa mga iyon ang pangalan niya, ngunit hindi naman siya tinanong noon ng mga polis. She knew her parents hid her from them. Ang daddy niya nakipag-ugnayan sa mga iyon. At dahil lutas naman kagad ang kaso, dahil umaapaw ang ebidensya laban kay Von, hindi niya kailangan tumistigo. She printed a copy of the letter. Pagkatapos nag-shower siya. She donned a pair of jeans and a sleeveless top sa paaputing sneakers. Sinilid niya ang canvas na carry-all ang printed materials. Pinaraan lang niyang suklay ang buhok, maiksi yun. Dahil maliit nga siya, hindi siya babagay ng mahabang buhok. At 27, pwede pa siya magpakamalang high school schooler dahil 5'2 lang ang taas niya, balingkinita ng katawan. Nang lumabas siya ng apartment, wearing a fisherman's hat and pink tinted eye shades, hawak na sa kanyang kamay ang canister ng tear gas. Basta may lumapit sa kanyang lalaki nasa late 30s ang edad, hindi niya kilala, i-spray niya ito ng tear gas at tatakbo siya ng mabilis na mabilis. Habang naglalakad, panay ang lingan niya. Kapag may lalaki sa likuran niya, pinauuna niya ito. Pakiramdam niya kasi sinusundan siya.
Sa hintayan ng jeep, tumayo sa tabi ng sementadong haligi para walang makalapit sa likod niya. Nang may tumigil na jeep, kasihod ang masiko niyang lalaki. Mabilis siyang sumakay.